Freeland Chicken Breeding Station sa San Ildefonso, Bulacan. I-share sa atin ni Sir Algin ang best practices at mga kamalian niya sa pagbe-breed ng mga manok. So ayaw ng breeders ng bugso na. So ano nangyari? So andito tayo ngayong araw sa The Range in San Ildefonso with Sir Algin Villanueva, siya yung owner dito. Bale, ito ay breeding station with resort. Dito muna tayo siyempre doon sa ating bread and butter ng ating channel siyempre. At dito rin sa farm ni Sir yung breeding niya. So as usual, mag-share siya sa atin ng kanyang best practices dito sa kanyang farm para naman magkaroon tayo ng idea kung paano yung practices niya dito, at kung magiging possible para sa inyo na i-adapt ito, edi good. Edi, and kung hindi magiging applicable sa inyo, hanap tayo ng iba. Ganun lang naman yun eh, di ba? Okay. Yeah. Kaya nga, napansin nila, bago umakyat, tatlo tayo, pali tayo ng slippers lahat. So lahat ng gamit na chinelas from outside, iwan. Part kasi yun ng biosecurity. Kasi merong mga microbes, may mga germs outside na pwede nating maiakyat dito sa mga... So dito sa kanan, this one, ito yung D109, BPR, Bart Dimotrack, tsaka Rhode Island Red. And then sa kabila, D102, Rhode Island White, tsaka Rhode Island Red. So bali, ilang heads to sir? Ilang heads yung PS mo? Tig 27 siya. 27 na female dito, tapos 27 yung dito. Ang males ko, tatlo. Tiga-tatlo? Yes, tiga-tatlo. So 1:9. So yung ba sir, yung, ano, yung ideal ratio natin, yung 9:1 sa practice niya? Actually, ang sinasabi naman nila, pwede ang 1:7, 8, 9. May ibang breeding station, 1:10 pa nga. Pero from experience, mataas kasi yung hatch rate, 85%. So good naman yung tatlo, yung 1:9. So ito sir, ano yung breeding house? Parang napakaganda eh, puro bakal. Ano bang ano dito? Ano bang naging inspiration mo sa design nito? Ano bang size nito? Ito ba yung ideal para talaga dito sa number of chickens mo? Masunurin kasi ako eh. Nung nag-aral ako, nung nag-seminar ako sa Dominant DJ, pinunod ko lang yung standard size for 30, actually. 30 na females. Which is, anong size nito sir? 8x10. So dito sir, sa ano mo, sa PS mo, sa mga parent stock, ano bang maiipay, ano bang mga siguro naging pagkakamali mo dati na bukod dun sa nabanggit mo na na maganda, ratio, maganda, ano bang pagkakamali mo na na-adjust mo eventually? 3 weeks ago bumaba yung production ko. Okay. Kasi biglang nag-ulan na. Diba? Okay. Akala ko, since malaki na sila, okay na sila. So lahat ng cover ko sa gilid, kinangat ko. Kasi summer eh, biglang nag-ulan. So umuulan, bubugso yung hangin, hindi ko inaalis. Kasi hindi naman sila nababasa, pero tinatamaan sila ng hangin. So ayaw ng breeders ng bugso ng hangin. So ano nangyari? Yung BPR ko nag-hold. So nung sinabi ko yung ginawa ko, pinag-adjust ako, ayan, umakyat na ulit. Okay na, nasa 80% na ako na. So in addition sir, sa yung tanong ko na parang pagkakamali mo, ano yung best practices mo na ginagawa mo from the start? Huwag mo titiparin yung PS. In terms of? In terms of feeds ng vitamins sa tubig. Okay. Parang you can never compromise doon. Okay lang na gumasas ka ng malaki sa feeds nila. Kasi sila rin naman yung magbabalik ng sa'yo eventually. So ano ba yung maintenance mo na... feeds, ano ba yung maintenance mo na vitamin sa kanila? Ang gamit ko ay Nutradec tsaka ProGastro sa tubig. Okay. So Nutradec ako sa umaga. Nutradec is for? Meron kasi siya mga probiotic din. Tapos amino acids. Okay. Tapos ProGastro, probiotics. Ito, Gallimax 21. Si Sir Roderick Gray ang nag-ano niya. Na recommend sa akin. Ang maganda kasi dito, ang focus ko talaga hindi sa mass production ng egg, fertility ng egg.
fertilized egg. So magkaiba yung tray ng D109 sa D102. Para ma-account ko kung ilan yung itlog nila today. So meron ka sir ano, weight, ideal weight ng itlog or para estimate na rin lang? Estimate, pagka sobrang laki, titimbangin ko. Pagka sumobra talaga dun sa ideal, hindi ko nilalagay. Pag sobrang liit, hindi mo. Okay, so ngayon, i-discuss ni sir kung ano yung mga best practices niya sa pag-iipon ng itlog. Pero napansin ko, may mga resibo si sir dito. Ito yung mga naiipon na, ito yung naiipon namin. Yung mga resibo na gano'n, no? Feeds, 3-8. Totoo. Marami na naiipong resibo sa baha. Yung, kung pwede mo lang reimburse. Parang ano, yung 10,000 mo, gawin nating papel in 1 week. Totoo. Sige sir, i-share mo naman sa ating mga community kung paano ka nag-i-store ng mga itlog from your PS. Ideally, dapat kapag gano'ng kadami yung breeders mo, meron ka na talaga ng sariling rep. Rep, chiller, o kaya egg room. Yung egg room, medyo mahal yan kasi yun yung kwarto na air condition. Bukas siya 24/7. So, ako, since hindi pa dumadating yung chiller na dapat ay gagamitin, sa mga backyard, sa mga small scale farmer, pwede natin gamitin ay yung ordinary nyo muna. Okay. Rep. Pero wag ilalagay sa freezer. Okay. Sa baba lang. So, papakita ko sa inyo. Makikita nyo tuloy yung laman ng rep. Ito ang collection for 2 days. Ayan lang. Di ba? May pansit pa. Ayan. Nangyari sa amin before sa pagkakamali na idikit sa dulo. Okay. Ay nagyayelo yung dulo. Doon kasi nabuga. Bumutok yung itlog. Sayang yung isang lima. Bumutok. So, fertilized egg na sana yan. Pero may nakita ulit ito. Sarap na sir. So, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Yung mga basag na itlog. Pag kayo nagpapa, may manok, nagbebenta kayo ng itlog or ng... Mapupurga ka talaga sa itlog kasi itong mga basag na ito, kakainin mo to. Kasi manghihinayang ka eh. Talaga pag ano, purga ka sa itlog. Kaya... Pero mas masustansya ang fertilized egg kesa sa ordinaryong table egg. Ah, ganun? Ngayon ko narinig yun, sir. Mas marami siyang nutrients. Okay. Isa pang napansin ko kapag yung, halimbawa, pag nangitlog yung layer, yung babae, nag-crack, dun mag-start na maging curious sila. Tsaka nila tutukain. So, ang ending, lahat sila kumakain na ng itlog. Kasi very addicting sa kanila yung lasa nung liquid. Ako, maghahabulan. Kaya, lagi ko naman sinasabi yun, kahit sa table eggs yan eh. Kung gusto mo yung mga manok ay hindi kumain ng itlog, dalasan mo yung collection ng itlog para hindi sila ma-tempt or hindi nila ma-discover na pwede pala nilang tukain yung mga itlog. Tama. Ganun yun. Eh, bukod doon sa nabanggit mo sir, na meron ka pa ba may i-share? From, halimbawa, hindi naman, tip lang. Okay. Halimbawa, 7th day na collection na. Labas mo na ng umaga. Okay. Hinahayaan ko siya doon maghapon. Maghapon? Hanggang matuyo? Oo, hindi ko siya pupunasan. Matutuyo siya on his own. Okay. Tapos, sa gabi, alas sa isa lang na ako. Okay. Good na siya. Okay. Bakit kasi, inilagay ko na siya sa ref na malinis. Okay. So, bago ka maglagay sa ref, dapat malinis na ito. So, mag-disclaimer lang ulit tayo, no? Kasi kanya-kanyang, ano tayo eh? Ko baka sabihin nyo, paulit-ulit naman yan kasi meron ka nang na-feature na breeding at dominant season pa ulit. Kasi gusto kong i-share yung iba't ibang perspective, practices ng iba't ibang farmers kasi hindi kasi magiging applicable sa lahat yung ano eh, yung practices ng isa lang eh. Ano ba? Ito kay Sir Algin, hindi mo rin magiging applicable sa lahat ng ginagawa niya. Kailangan mo mag-adjust. So baka may mapulot ka kay Sir Algin, may mapulot ka doon sa iba kong finiture. Ganun lang yun. Kanya-kanyang practice. Yan, nasakto. May buyer si sir. May hatch kasi ako last Thursday. Ang order ay 100 females. Tapos, ang hatch ko 138. So, ito yung incubator house ni sir. Dito.
Ilan sir ang capacity ng incubator mo? 1,000. Ito ay hatcher 1,000. Setter 1,000. Tapos ito yung una kong ginamit. Ang setter ko 756, hatcher 50. Pag dumating yung mga parating pang PS, kulang pa to. Oo. Ay, di bibili kang bago. Got it. Oo, tingnan natin kung ano pa ang kailangan. Pero mas mura kasi kapag kapag dalawa na. $95,000 each. So, asset na so, siya. Okay. Tsaka very reliable. So yun, ano sir best practices mo dito sa incubator? Sa pag-incubate mo ng mga sisig? Dapat malinis muna yung mga things. Ang storage namin 7 days. 7 days na collection. Everyday magko-collect ka. Tapos lilinisin mo na yun. Kasi hindi may iwasan na mayroong mga buminan. Linisin na. Tapos chiller. Nakalagay agad sa chiller yun. For 7 days. On the 7th day, yung ipon mo from day 1 to day 6, magkakasama na yun. Okay. Kasama yung 7th day, tsaka mo siya isasalang sa setter. So sa setter, ano siya? 18 days. Okay. On the 19th day, lipat tayo sa hatcher. Ano sir, ano? Anong mga naging mistake mo dati sa pag-incubate mo ng mga ito? Na eventually na-adjust mo? Hindi tama yung collection days ko. Habang tumatagal, nag-start lang kasi ako February. So doon ako nag-adjust. Mas convenient pala, mas madali sa schedule kapag weekly ang collection. So meron kaming hatch dito sa The Range in San Ildefonso every Thursday. Meron akong isang adjustment na ginawa sa pugad. May risal ako sa pugad. Okay. Ang iba gamit Dayami. Kaya-kayang tanggalin ng breeder eh, kasi buo-buo. Ah, okay. Ilanan niya. So, ang ginawa ko, bigla ko naisip, magbibistay ako ng buhangin, tapos sasamahan ko ng risal. So, yung pinong buhangin, saka yung risal magkasama. May tatagdag ka pa, sir? Pinry ko pala yung foam. Okay. Naubos din. tinatog ka, ha? So, siyempre, sir, ang sikreto para sa mataas na hatch rate ay... Magandang incubator. Magandang incubator at magandang handling ng itlog. Tama. Marami ako nakikita yung mga DIY na incubator. Hindi ko siya i-encourage kasi yung tamang timpla ng temperature saka ng humidity, importante. Tulad nito, magkaiba ang humidity at temperature ng setter sa hatcher. Isipin mo 3 days lang ha, malaking factor yung pagbabago. Kasi kapag sobrang init, matutuyo yung sisig sa loob. Pag sobrang naman lamig, hindi siya mag-develop. So yung correct temperature dapat talaga kasama. Isang tip para kung halimbawa busy yung owner, hindi niya makaharap for the day, para hindi mahirapan yung staff, saka para laging consistent yung pagbibigay pag-aalaga sa mga people, iniwan tayo ng notes. May love letter si sir, may love letter sa mga staff. Nakalagay dito, 6 a.m., feeds, kung ilang grams, kung ano yung ilalagay na vitamins, 11, Dario, tapos palit tayo ng inumin, tapos 3 p.m., feeds ulit, tapos palit ng tubig. So, makikita nyo dito, 3 times kami nagpapalit ng tubig. Kasi, kaka-summer lang, mabilis. Akala nyo, hindi napapanis yung inumin. Pag mainit, ang bilis mapanis. Isang source yun kung bakit namamatay ang mga sisig. Ano na lang, siguro, kasi iba yung technique ng brooding mo eh. Kaysa sa technique ko, sa brooding ko. Ano yung best practices mo at yung mga naging pagkakamali mo dito? Pagkakamali ko before, walang cover to. Okay. So wala ito. So pag umulan, kahit nakakulong siya yung three corners niya, yung three sides niya nakakover, ito wala. Mapasok pa rin. Tsaka ilaw. Importante. Kasi yung first 7 days ng PC, wala talaga silang capability na mag-produce ng sarili ng body heat. Ang source nila, ang thermometer nila, yung paa nila. So kapag laging basa yung dyaryo, importante pala yun yung flooring. Kapag laging basa yun, prone talaga sa sakit. Hindi ginamit sila. Kaya madalas din ako magpalit ng flooring. Which is ang ginagahad ko naman, Manila paper. Ang naubos lang, hindi ko maipakita, sayang.
ang gamit ko, alam mo yung pag bumili ka ng pandesal, papel, brown. Ah, okay. So, bumibili ako, ng roller roll. Ah, nga. So, naubusan lang. So, itong mga nasa baba, ano to, mga F1 na males. Kasi since ang in-demand talaga ay mga female, so naiiwan sa akin ay mga males. Kaya ako nagtayo ng farm and resort. Kasi ang concept nito, yung mga guests sa the range, meron silang, pwede silang mag-avail ng free-range chicken meat. So, kapag nag-check-in, meron na naka-marinade na inasal. Oh. Matikman nyo ba? Oo, oh, oh, sarap. Sensor, bilang pasalamat sa pagtanggap mo sa amin, sa iyong farm, kasama yung aking mga subscriber, meron akong bigay sa iyo na egg 1,000 for ma-improve yung egg laying ng iyong mga manok. Siyempre, quantity at quality ang na-improve ng egg 1,000. At ito, Bitmin Pro liquid form. Ito ano parang yung ano natin, Bitmin, kadalasan kasi ang kilala ng tao ay powder. Pero meron tayong liquid form ng Bitmin Pro. Same effect din siya, siyempre yung energy enhancer, growth booster din siya. May probiotics din siya. Silang, maraming salamat. Sana marami kayo natutunan kay Sir Algin. Maraming salamat. Subscribe and peace.